Ito naman isang balitang isusunod ko sa inyo. Yung isang senador na paulit-ulit na nagmamagaling doon sa Senate hearing, puna ng puna sa dumi. Puno, ha? Dumi, di umano ng parmali, di umano ng dumi ng mga ilang agency ng ating gobyerno. Siya naman pala ang may sabit di umano. This is SMNI News Channel. Truth that matters. Dumulog sa SMNI News ang grupo ng mga dating empleyado ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA dahil sa mga hindi nabayarang benepisyo. May tampo rin daw sila kay Senator Richard Gordon. Alamin kung bakit sa report ni MJ Mondejar Live. MJ? Benepisyo, Jason, at tulong ang hiling ng ilang mga dating manggagawa ng SBMA dahil nga ron sa mga issue na kanilang kinaharap sa pag-alis nila sa kanilang trabaho. Tawagan si Gidang Alma, di niya tunay na pangalan, sa pamunuan ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA. Illegal umano kasi silang tinanggal sa trabaho at hindi binayaran ang haba ng kanilang paninilbihan, full length of service. Silang lahat ay panahon pa ni Senator Richard Gordon bilang SBMA chair. Ayun, panahon pa ni Gordon. O, diba, galing-galingan, dunung-dunungan, linis-linisan. Nung pamumuno pala, hindi na ibigay ng sapat ang sahod di umano nitong mga empleyado daw ng SBMA nung namamahala pa si Gordon. O, di ba, galing-galing yan ka, kuya. O, ikaw naman pala aside from dun sa akusasyon na sinasabi ni Pangulong Duterte na hindi daw niya di umano sinole, ito pa, may mga nagre-reklamong dating mga empleyado na hindi nabigyan ng benefits. O, paano na, Gordon? Sabihin mo na naman, kaya nga dapat, ito napakalinaw nito na hindi naman natin sinasabing totoo o merong ganyan, pero may issue, di ba, na kailangan alungkatin din. Sa totoo lang, kasi, bakit to? Ito na naman kakandidato hong senador itong si Gordon. So, kung may problema at may mali pala siyang panunungkulan noon, bakit pa ho natin ipepwesto uli, di ba? Man noong dekada 90 na magsimulang manilbihan. Kwento ni Ginang Alma, mga trabahante sila noon ng Freeport Service Corporation ng SBMA. Pero nang matanggal sila sa trabaho, wala na raw pakialam sa kanila ang tanggapan. Ako po? So, ang sinasabi ng SBMA, wala ano? Silang, hindi sila liable para magbayad. Pero yun yung tanong ko sino ba ang nag-create ng Freeport Service Corporation? As being a subsidiary ng SBMA, so ikaw yung mother company. Taong 2014 pa ang Ginang Alma ng Katiga ng National Labor Relations Commission o NLRC ang kanilang reklamo laban sa SBMA. Ibig sabihin, may reklamo pala noon na kinatiga ng DOLE yun . Under ng DOLE yung NLC. Ano ba yan? Basta yan. May writ of execution. NLRC yun. Mula sa NLRC para mabayaran ng kanilang claim. Nung kami po ay nag-file ng kaso against... Yan kasi yung pagka nag-file ka ng kunwari, hindi ka nabayaran. Sabihin nyo mga hindi nabigay yung mga tamang sahod o di kaya benefits. Yan ang ahensya na masasabi nating nag-aasikaso. Mukhang sabit-sabit. So, kinatigan sila ng NLRC. SBMA, Freeport Service Corporation, as yung aming length of service na dapat nilang bayaran sa amin, actually sa akin is nasa 3 years lang naman yung dapat nilang bayaran. Pero malaki na rin yung kagaya kung mahirap lang na empleyado. Oo nga naman. So ang inaano ko lang dun, bakit ang tagal-tagal na nung lumabas yung writ hanggang sa inilapit naman namin sa kanila kasama yung aming sheriff. Dagdag din ito na may 4 na batch ng mga manggagawa ang naghahabol. Ang unang 3 batch ay dapat raw mabayaran na nasa... Hindi lang pala isang tao yun. Maraming batch pala yun, oy! Gordon! Gordon, di mo malang inisikaso daw yan, di umano? Ano na yan, Gordon? Baka naman pwedeng pakiasikaso yan, Gordon!
2.71 million pesos para sa 500 katao, habang ang ikaapat na batch ng claimants ay dapat babayaran ng 67 million pesos para... Grabe naman yung Gordon! 67 million daw, Gordon! Pang-apat na bats na yan. At sa 400 katao. Ay! Nanalo po kami talaga sa kaso, sir. Oh, panalo pala sa kaso. Ay, para palang IBS-CBN. Hindi ho. Joke lang ho yun, joke lang. LRC. Tapos, ganun na nga po ang ginawa nila. Binabaliwala. Karapatan ang tanging iginigiit ng mga manggagawang ito. Hindi rin din nila inasahan na sila iiwan sa ere ng dati nilang amo. Naku po! Kaya panawagan nila ngayon. Abay, nangiiwan pala sa ere si Gordon. Sa kanilang dating boss na si Senator Richard Gordon. Ang masasabi ko sa kanya, dapat naman po tulungan niya kami. Ayaw? Kung sinasabi niya na kami, taon niya kami. Talagang taon niya kami hanggang buhay kami. Pero yung ganun namang ginawa niya, maaari sigurong karoon na rin ng anggan. Ang problema kasi politiko eh. Kapag politiko talaga, eh kung ano lang yung pagkaharap mo, napakabait-bait. Pero pagdating sa yung totoo, medyo sabit-sabit. Eh, oy, Gordon! Ano na ginagawa mo dyan, Gordon? Puna ka nang puna kay Pangulong Duterte, meron ka naman palang problema, Gordon. Ganun lang po yung pag-uusap po namin. May tampo kami sa kanya talaga. Sana akong bigyan lang ng chance na makausap si Presidente in behalf. Mr. President, baka daw pwedeng kausapin itong mga ito na makapagsumbong sa inyo. Magandang malaman nyo kung anong nangyari dyan kay Gordon noon. Kasi banat niya si Gordon. Ito lang ang nakakainis kasi. Alam mo yon, linis-linisan yung mama. Akala mo talagang malinis na malinis. Eh, ang dami tamang palang sabit di umano. Pwede kahit mukha ako iharap ko na doon. Ayan na, willing siyang iharap daw yung mukha niya. Ibig sabihin, nagsasabi ito ng totoo. Baka sasabihin nila planted eh. Dado ng FSCS-BMA na hanggang ngayon naghihirap para maintindihan na kung anong nangyari talaga sa SBMA. Ayan. So, para daw malaman kung ano talaga ang nangyari sa SBMA. Nako. Alam mo ha, sa totoo lang, medyo yung SBMA, medyo dati, magaganda talaga. Di ba yung parang nag-boom? Tapos, parang tumigil yung mga bilihan. Alam mo yung mga bilihan dyan, di ba? May mga bilihan ng mga foreign na grocery dyan. Dati, pagka talagang gusto mo ng imported na mura, kasi tax-free nga eh, di ba? Diyan ka pupunta sa, dyan sa SBMA. Parang tumigil yung pag-angat ng SBMA. Eh, hindi natin alam kung anong nangyari dyan kay Lagurdon, di ba? Pero buti na lang din ngayon na nung time ng yung sa Clark naman, kahit papaano, napaganda rin ni Secretary Vince nung sang namuno naman sa Clark, di ba? Oh, ayan ha. Gordon, gising-gising ka na, Gordon, ha? Baka naman ba tutulog-tulog ka ng Gordon? Oh.